seen from both of the teams. Teamwork, ni-utilize nila yon. Sobrang commendable dito ni FY. If I'm not mistaken, this is the support for the side of Teamwork. I think his real name dito is Dylan ba or Mot? Well, mamaya, isisecure natin yan. By the way, si Mot is actually been an old school player din. School player din. Sa mga qualifiers. Ang mga dating teammate din yan, nila Creed. Sige, wag na. Hindi ko na alam yung mga pangalan. Pasensya na kayo, Teamwork. Ha? Iniba nyo yung pangalan nyo. So, hindi natin talaga masasabi. Pero, I respect your decision. Pero gusto ko sanang ipaglantaran sa mundo yung pangalan nyo. Pero sige, nandyan na yan. Here we go. Chu lang ang makikilala talaga natin dito. Rob Luna. Na talagang binigyan tayo ng napakalupit na game kahapon. Especially na parang galit din si Chu. Eh, no? Kung kita mo sa laro nyo, na parang, teka, gusto ko bumalik ng MPL. Ah. Parang hindi masyadong naging maganda, underwhelming yung naging standing ko nung past few MPLs ko. So ngayon, eto na, papakita ko sa lahat na deserve kong makapasok. Mapipil mo talaga sa kanya yung init kahapon. Yung link niya, di ba? Hindi siya galit eh, yung drive. Talaga na gusto mong makabalik sa MPL, and this is gonna be the chance for them. Nasa upper bracket sila. Kung iisipin nyo mga kaibigan, itong mga play, mga team na to, they're only two series away. Yung mananalo dito will be going against kung sino naman yung mananalo sa ating second series, at yung mananalo doon will be the first ever natin na makakapasok for MPL Season 7. Dalawang main qualifiers. Tama ka, Rob Luna, no? Bali, dalawang panalo na lang ang kailangan dito ng Teamwork at ng team Aether Main para makapasok ngayon sa MPL. Of course, lahat ay maglalaglagan sa ating lower bracket. So yeah, moving on to our picks and bans. Ito na, Rob Luna, ikaw nagsabi nito, this Baksha pick is doing wonders right now for Teamwork. Baksha, lagi natin makikita, of course, sa meta ngayon, na parang ito yung laging pinipili. Magandang pang-counter dito sa mga sustain type of heroes such as the Jawhead and such as the Esmeralda na nasa kamay ngayon ng Aether Main. Exactly. And a good counter din as well ngayon yung ginawa dito ng Aether Main. They actually banned this one during their new level match yesterday. Itong Eudora na to. Then, they're actually countering ngayon dito, Kuya Manjin, dito yung jungler. Or posible pa nga na mabago to, kasi pwede pa naman silang pumili dito such as like a fighter, or posible baka kumuha pa sila dito ng assassin, kasi the way yung strategize kasi ng Teamwork yesterday, they're one of the teams na in-emphasize talaga nila yung early game. Yeah, ganun, magaling sila dun eh. Magaling sila dun pagdating dun sa early game na yon. Nakita natin yung kahapon. Gusto ko yung way din nila dito na hindi rin sila ganoon ka-asim. Aasim lang sila kapag mananalo na sila eh. Yung kapag binabasag na talaga yung base, doon lang natin nakikita yon. So, yeah, with this, I do expect, Rob Luna, na magkakaroon tayo ng action-packed na laro. Ito yung pinaka-inaabangan ko sa araw na to, itong upper bracket match na to, kasi pareha sila nagpakitang gilas kahapon ng todo. 2-0. Diba? 2-0. Yun, literal na pakitang gilas talaga. So, yes, itong both of the teams ito, hindi pa sila nagkakaroon ng talo dito sa ating main qualifiers. And what a way to see Teamwork getting here, the Alice and the Cho. Uh-huh. How about, what do you think dito, FMJ? Look at the lineup dito ng Work. They have this, most likely magiging jungler na itong Claude na Claude, yeah. So it's all about Basha and Farsa dito to be able to hold the mid game, or rather the early game, para hindi mag-snowball agad. Kasi kung tinignan mo ngayon dito, ang Aether Main, they have this Lancelot. Ooh. Alda, nako, expect a lot of action dito sa ating game. Lalo na at nasa kamay ng Aether Main, itong mga action-packed heroes. Teamwork on the defensive side and blue side. Ladies and gentlemen, here we go. Game number one. Sino napapaboran mo dito, Rob Luna, pagdating sa lineup? For in terms of lineup sa akin dito, once na ma-utilize dito ng Aether Main yung early game, for sure sila talaga yung magsisimula dito. Once they get the certain momentum and hindi makabangon doon, like for example, nabasagan nila dito ng mga outer turrets agad for like the first 8 minutes, or lado na yung gitna dito. Uh-huh. Para sa side ng Teamwork, masasabi ko lang dito, Manjin, etong Aether Main, tingin ko sila yung mas okay yung lineup sa akin, kasi magaling mag-utilize kasi ng early game dito ang Aether Main. Yeah, I think ito yung isa yun sa mga main strengths ng Aether Main. At saka ito yung meta kasi na para bang pabor kay Yuji, yung biglang lumakas yung mga mages, biglang naging hindi na support type mages, hindi na utility, kundi mga mages na to na pumapatay. So with this, yeah, I think
Team Aethermane can definitely dictate every team fight of this game. Ang ating pagmamasdan ngayon dito, Rob Luna, ay kung paano lalaroin ang teamwork itong mga side lanes as Jobert will pop that flicker. Risky movements from Jobert sa kalam. At nako, pinarusahan siya dito, of course, ni Choco Yuji na with a stun. Art of Divinity coming in. Napakagandang Curse of Glow. Pero Michael Jordan, wala pa siyang ultimate dito. Pang-ubos kay Nanav. And that is, of course, the revenge kill. Nagmumula dito kay FY. Si Van ba to? Itong sinab? Si Van to? Yes, eh, no? Si Van. Yeah. Si Van yan. Yung mismong jawhead na yan. But yeah, going back dun sa nangyari, it was a good attempt, honestly, para doon sa Cho. But luckily, na-dodge yun nung ni Virus. Then, andun na rin. Sakto rin. Right on cue, nandun na rin si Choco. May mga nag-miss pa nga siya mga skill doon. Phantom Execution. Tapos di rin tumama yung cornrows niya. Buti na lang, na-secure pa rin nila yung kill doon sa Cho. So, good rotation coming from Aethermane dito, mga kaibigan, for the early stages of the game. At ito rin kasi talaga yung kailangan nila. They have to drive the game. Kailangan nila talagang gawin to. Kailangan nila mag-apply talaga dito ng pressure. Pero sabi dito ng teamwork, kailangan din nilang sumabay. So, speaking of sabayan, nagkasabayan nga dito, Rob Luna. Ayun na, yung Ibon at saka yung Dragon nag-aabulan, but the Turtle ay mapupunta dito kay Choco. Choco, nice retribution as Choco is confident enough to go in. Rob Luna, yeah, I think masyado rin yung underestimate ni Jobert dito yung capability ni Virus. Remember na si Virus yung nagwa 1-on-4 kahapon against Team U Level. So, Virus, mechanically, napakasakit talaga. And I think one thing to take note na na-mention dito ng mga ating analyst kahapon, especially Midnight, na parang sinabi niya na hindi siya pumapaboard dito sa lineup ng Aethermane kasi parang yung mga win condition nila kahapon ang baba. Pero kasi, kahit na ganun yung win condition ng Aethermane, pagdating naman sa galawan, sa mechanical prowess, talagang todo bigay. Mm. Kumbaga nadadaan nila sa galing ng ML eh. Oo, totoo. Kumbaga yan yung pwede mo tawag ML na ML talaga. Oo. Kuya Manzin. Pero look at this ah. Mechanically, sinabi mo kanina, Aethermane talaga dito. Look at it, yung lamang nila dito, almost 1,000 gold. Pero yung pressure kasi, yung pinakamahalaga kasi dito. You wouldn't want to have this, itong si Chu na makapag-farm freely eh. Oo, ayaw mo talaga. At si Chu, speaking of Chu, nice blazing duet, pero wala siyang BMI pangabol dito kay Van. Choco will again miss on that Phantom Execution. Pero nako, teamwork will actually just disengage at nabitin dito yung kanilang damage output. Yes, nabitin pa nga. So, going back doon sa topic natin in terms dito kay Chu. Kasi sabihin na natin dito, early game centric dito ang Aethermane. Pero there are heroes dito sa kanila na somehow nagpo-fall off. That's gonna be one of the Lancelot. So, once ma-hit dito ng right timing and dito ni Chu, yung kanyang mga like DHS and Golden Staff, and most likely, mararamdaman talaga dito ng Aethermane yung damage ng Blazing Duel. Nako, speaking of mararamdaman, nararamdaman mo na ba yung damage nga dito ng side and teamwork? It's 4 minutes in, pero sumasama na ngayon si kaibigan Chu sa laban. And yes, Rob Luna, late game talaga, papabor ka sa teamwork eh, kasi dami nilang options. Mm-hmm. So ngayon, kailangan ng Aethermane kumuha ngayon ng mga plays, kagaya nun. Kagaya nun, and that's a good thing then for the side of Aethermane. That's why they picked the Eudora. That's actually to counter somehow dito yung burst potential na manggagaling dito sa Cloud. So itong si Chu dito, kailangan niya pa rin maging maingat kasi hindi ito yung tipo ng show na naka-purify na pwedeng pumasok onto the backlines at ma-fully utilize yung kanyang blazing duet. Yeah. And look at this, Manjin. Sinabi natin to kanina, si Choco, isa talaga to na masasabi ko na sobrang fundamental. Low, sabihin na natin in terms of kill, hindi ganun kadami yung mga nakuha niya even sa matches nila yesterday. Ang team ng Aethermane, brothers nila yun eh. Yung team ng Liquid eh, if I'm not mistaken. So with that, ramdam mo yung galit dito sa dalawang teams na to. Rob Luna, ramdam mo yung tensyon. Ramdam na ramdam. At kitang-kita naman natin. Look at that. They are still on the lead. They are still on the driving seat dito, Kuya Manjin. Pero we're already hitting the 5-minute mark. Masabi ko lang sa'yo dito, they have to start getting turrets dito. But looks like Yuji ang unang mawawala dito. Napakagandang pasok mula kay Chu dito. At ito, dito mo mapapansin na magaling din talaga si Chu maglaro eh. Mm-hmm. Alam niya kung kailan yung tamang pasok. Alam niya kung buhay siya. Alam niya kung kayang lumaban. And yun yung mga characteristics talaga ng mga main carries eh. Yung hindi basta-basta pumapasok. Hindi basta-basta nagpapakamatay. So ngayon, with that, yung pick-off na yon ang nagbigay dito sa side ng teamwork ng space para makabalik sa laban na to, Rob Luna. Pag sa ganito kasi, Manjin, especially pag jungler ka na isang Claude,
kailangan mo talaga ng proper timing eh. Kasi given na wala kang purify, hindi ka pwedeng ikaw yung mauuna with your Blazing Duet. Kailangan may timing ka rin na yung Art of Thievery mo eh sakto. Sakto. Sabihin na natin, at best syempre dapat max, pero at least meron whenever you go for the Blazing Duet. Pero mukhang delikado yata dito. Aray. Si Beerus, pero nahalata niya yun. Alam niya na meron tao dun sa damo. Yeah, ganun kalupit si Beerus dito. The game spends para dito sa dalawang teams na to. And yes, even though hindi siya napatay dito ni Chu, it's still an even ball game as Aethermane will manage to pick up one in the top lane as well. So it's about Chu versus Choco. Mm. Ang nakikita ko nangyayari dito, Rob Luna, kasi galawan ang dalawang main junglers ang nangyayari sa laban na to. Speaking of galawan, there you go, flickeran ang mangyayari between Van and Michael Jordan. Pero let's see, as the Thorned Rose will also miss out. Both of the teams will just respect each other here. But again, Aethermane will set up for this turtle. Here we go! Another good ultimate pula dito kay Michael Jordan. Pero pulado kagad yung back siya. Habang si Van ay sinalo yung buong bullets ng Blazing Duet. Dalawa ang mamamatay, tig-isa sa isang team. Yes, that was an even trade. Masasabi ko lang, Manjin. Unfortunately lang doon for the Basha, hindi enough yung sustainability niya with his revitalize. Pero good, ano din yun ha, good reaction time din sa mga sa teamwork ha. Kung mapapansin mo kanina yung... Galawan dito, Kuya Rob Luna. In terms of individual skill. Individual skill. Lamang talaga doon si Beerus. Pero not only that, tignan mo dito yung mga pick dito kasi ng Aethermane. They have this Yuzhong na potentially could be able to be a problem dito for the side of Teamwork, especially on the mid game. Once na sustainable na dito is Black Dragon, pwede niyan diretsuhin kagad dito yung Farsa. Hindi rin magkakaroon ng madaling Blazing Duet dito si Chu whenever the Black Dragon was on its duration. Correct. And nandito pa si Yuji with this Eudora that could potentially use the Electric Arrow para ma-stun at ma-focus fire nila kagad dito si Chu. Kaya nila kagad dito si Chu patumbahin. Let's see kung kaya bang maging safe ni Chu. Nakay Chu ang bola ngayon, mga kaibigan. Nasa kanya din ang camera. Napakaganda Blazing Duet, sinalo niya dito yung Falling Star Moon at mukhang okay pa siya sa all right. BMI, ang ganda ng BMI niya pare. Yes. Hindi pa harap, pataas. Pero speaking of paganda, ang ganda ng pagpasok doon ni nung ating show. Pagpasok niya si Pa sakto from there, from that position na pick up nila kagad si Beerus. So, ito lang yan Kuya Manjin. Magiging awkward for the side dito ng Aethermane whenever si Beerus ay patay dito si Beerus. Kasi siya yung pwedeng point of contention dito ng dalawang team na to. Pwedeng siya yung mag-engage at the same time pwede rin siya yung pang-disengage nila. Oo. Ang galing nung kumbaga may bawi dito no? Itong si Cho na to dahil doon sa ginawa niya mga initiations. Let's see kung kaya pa nilang ituloy-tuloy yon, Rob Luna, dahil mukhang ang next in line dyan ay ang Alice. Nice first down para dito sa Aethermane. Habang gusto pa rin nila dito ang Farsa, kailangan na ata nila mag-back dito dahil ubos na mga skills nila. Blazing Duet para kay Chu dito. Pinasok niya na pero binate lang yung Electric Arrow. Nice BMI out para kay Chu. Maiintindihan mo yung gawa ni Chu doon, pero that was risky. But still, Aethermane got the upper hand dahil walang namatay sa kanila after those attempts. Yes, pero the trade na nangyari doon, well, hindi naman favorable trade yon for Teamwork. They actually took down the turret doon sa may top lane. So, ito nangyayari ngayon with Teamwork. Whenever they get unfavorable ng mga trade na mga katulad ng ganun, suddenly, itong Chu na to nagpupunta doon sa ibang lane. So, meaning to say, they're forcing a reaction dito ngayon for Aethermane. So, ang Aethermane dito talaga, kailangan na nila talagang ituloy itong yung offensive na ginagawa niya. Itong aggression nila, kailangan nilang ma-convert into tower pushes or turret pushes. Kasi kung magtutuloy-tuloy lang to, suddenly hindi nila mapapansin dito, nagsiscale na pala dito yung Alice, nagsiscale na pala dito yung Cho, and even itong Claude natin going into late game. So ibig sabihin mo dito, Rob Luna, kailangan nang tapusin to ng Aethermane habang maaga pa lang. Kumbaga, huwag mo nang hayaan na makawala itong opportunity na lamang kayo. Mm-hmm. Kaso kasi, Rob Luna, siguro napakadaling sabihin nun, pero hindi rin ganun kadaling gawin. Totoo. Kasi kung iisipin mo, may Farsa pa yung kabila. Yun, may feathered airstrike. Yun naman ang counter doon for the side of Teamwork. Hindi rin sila basta-basta mong mapuforce because they do have this Farsa na kayang mag-clear kagad ng minion wave. Nandito rin yung Alice that could potentially clear a wave just by the ultimate. Pero eto, si Van medyo malalim na dito. Nabuhay pa dito actually yung Electric Arrow dahil nga cooldown dito yung Thorned Rose. Kaya ngayon nalugi pa ang Team Aethermane. Nice shutdown para dito sa Teamwork 2. Actually, isang kalabit na lang ang kanyang buhay dito. Mukhang may counter go pa dito, of course. Si Baksha, as a team, Aethermane will back off. Pero ayun, naku po,
Kita ata dito si Michael Jordan. Mawawala dito ang Parsa habang sinigasin dito sa second kill. Nice blood O mula dito sa Alice. Ubus ata dito ang side ng Aether main. Joke lang, flicker out para dito ang sa Yujong. Chew with the BMI in. Pero ang gandang Thunder Strat. Pero ang maiwan na lang si Mage Dad Yuji. That is a 4 versus 2 exchange in favor of teamwork. Nice initiation mula dito sa Alice na to. Oh my, that was back and forth na labanan doon. And it's good attempt then as well within try nila mag-pick off. Pero hindi naging hindi enough yung sustainability ni Sagitno dito eh. Tsaka nawawala yung tigas ni Sagitno. Ladies and gentlemen, the Lord is now online. And teamwork slowly but surely really wanna take this game away. Nabanggit natin dito Rob Luna that they have the upper hand pagdating sa late game. First potential in the sustain dito sa Alice. Hindi rin kagad kasi mapapatumba ng Aether main itong Alice eh. Yes. Kapag ginow nila as a Johed eh. Kasi Johed pa malulugi. Mm-hmm. Kasi ang gagawin lang ng Alice, kahit ma-injecto siya, pwede siya mag-ultimate lang eh. Yes. I was really checking. I didn't check. He's actually has a Victor Transon already going here for the Alice. But look at this man, James. Mukhang delikado yata yung basa. Hindi niya nirespeto yung burst potential dito na nila Choco. Yun lang ang kailangan mag-ingat dito ng back siya. Kasi Rob Luna, magaling to si na Yuji mag-punish. Pero ngayon, hindi rin ata nirespeto ni Sagitno yung capability dito ni Cho sumipa. Mm-hmm. Almost mapapatay na nga nila yon. And another failed attempt na naman dito for Aether main. Munti ka niya na mapatay. Honestly, yun nga lang kasi ang bilis kasi ng ano yun, ng coordination dito ng teamwork eh. Alam mo na may mamamatay sa kanila, alam mo may paparating ka agad na backup at yun yung nangyari doon. And look at how aggressive ngayon na dito sila Chu. So far dito mga kaibigan, medyo nagkaroon na tayo ng swing in terms of the gold. That's gonna be 2,000 in lead ngayon ng teamwork. Pero hindi pa naman out dito ang Aether main. They have this certain initiation na pwede nilang magawa. They have this electric arrow. Kailangan lang nila talaga mashoot, ma-target ng mabuti. Ginawa na yan. Sinubukan nila yon. Nag-flicker si Van doon. Tinimingan niya yung BMI. Kaso, mas mabilis pa rin mas talaga. Mas mabilis si pa rin talaga ang isang Claude eh. Kasi ang Claude pare, pag naka-max stacks ng Art of Debris, ano yung spell na sprint? Di ba may sprint na spell? Yes. Mas mabilis siya dun eh. Oo. Pag naka-max stacks eh. Pag 10 stacks yung ano mo, no? Yung Art of Thievery. Pero ito ha, ito naman din ha. Sinusubukan ngayon dito ng teamwork na i-bait out para lumabas ngayon dito ang Aether main as the injector has been used. Yeah, actually dito ang unang target nila dito ay ang backshot ng Opa. Pangalawa pa ata Parsa pero bait lang ata yon. Choco na pamali ng pasok dito. Ay! The Thorned Rose won't save him. Nanggigil si Choco doon sa Parsa. At ayun, sabi ni Cho, aba, nanggigil ka pala. And now, Alice, ladies and gentlemen, and Chu will take this Lord. 15,000 ang buhay ng Lord ngayon. Make that 9,000. Can na-reset, Van na-reset take this? Pero na-reset. Napamali ata dito si Kuya Chu. Oh no, hindi natin alam kung bait pa to. Pero mukhang bait na nga. BMI out si Chu dito. Habang si Yuji nakikipagbakbakan. Parsa, Michael Jordan, nilipat siya dito. Pero yung Alice na lang magiging scout. Here we go. This is of course now the real attempt ng teamwork para sa Lord. Oh no, I was really thinking dito na makakabalik yung Aether main in terms na nung na-reset yung Lord. Kaso hindi pa enough. Wala pa rin dito si Choco. Pero bukang mag-disengage ngayon dito ang Aether main. So what actually happened? Bakit siya na-reset? Kasi nandoon yung ano eh, nandun si Van. So nag-BMI out, bumalik ngayon dito yung Lord. Pero unfortunately, hindi enough pa rin naman yung sa death timer dito ni Choco. Sayang, good attempt sana yon. Muntikan niya ma-pick off doon yung Farsa. The reason bakit siya napatay. Kaso nga lang, it's a flicker Farsa. Tapos given na may wings by wings pa siya. Nahirapan, hindi tumama yung cornrows. That's one of the reason napunta si Choco dito sa awkward position. Yeah, and Choco paid the price. Ang kapalit nun, Rob Luna, alam mo kung ano? Ano yun? Lord number 2. So ngayon nawala lahat ng lead ng Aether main, napunta lahat sa teamwork. And now teamwork, FYI, tatamaan dito. Nako po, napakagandang burst. Aether main, kailangan na ba nila mag-back? Mukhang susugod ngayon ang side ng teamwork. Nag-aantahan na sila, Chu and company, going ham. And they will probably take this. Napagandang Art of Thievery. Van, with the ejector. Alice ang kanila magiging main target dito. Kaya ba nila mag-burst yung Alice? Alice with the blood, of course. Lifesteal is real. Spell bump is real. That is the real deal. Habang si Virus dito ay magda-dragon, walang makukuha ngayon ng Aether main. Isa lang. Pero ang teamwork ay magbaback na rin. Nice defense para dito sa Aether main. Definitely nice defense. So ang ginagawa ng teamwork kasi dito, no? They're actually trying to bait out all the skills dito
dito from the side of Aethermane. Hinahayaan nila yung Basha. Hinahayaan nila na ma-ejector to. Ibigay nila lahat doon ng mga skill nila. And that's the time they go in. So, time and time again, ganon ang ginagawa ng teamwork. Kinukuha yon pero kasi nandun na yun eh. Nakikita mo naman yung burst potential dito ng Aethermane. Pero good attempt in the defense kasi pag pick up nila ng Basha, nag-back na sila muna. So parang nag-reset. And this is the thing na kailangan talagang gawin dito ng Aethermane. Yun. Once na ma-pick up nila dito, probably yung Basha or yung Alice, back off muna sila. Huwag sila yung, pag katulad nung nangyari dun sa Lord kanina, na-pick up nila yung Basha, kumbaga, na momentum-wise eh. Correct. Napatay na yung Basha, pasukin na natin sila. So correct. They have to reset from that position. Kasi lamang na sila eh. Kailangan nila respetuhin dito yung mga capability ng teamwork to counter go, especially kapag naubos dito yung mga skill nila against this Baksha. Siguro kung Claude or Farsa na pinas nila, madali lang eh. Yes. Pero Baksha kasi ang dami mong resources na kailangan tanggalin. Of course, nandyan yung ultimate ni Yuji na talagang inuubos niya na. Para dito, of course, kay FY. But let's see. Mainit ang laban natin, Rob Luna. It's 16 minutes in. Nako, tagilidata si Jobert dito, ah. Oo, pero in terms of goal dito, lamang ng 5,000 yung teamwork. Pero this is definitely workable for the side of Aethermane. Kasi yung burst potential dito ni Yuji, hindi mo pwede basta-basta maliitin, especially for the Claude. Sabihin na natin mag-lock item ka dito, wala pa naman siya ditong immortality. Is pwedeng-pwede siya mapatay agad anyone from the side dito ng Aethermane just by the stun na manggagaling dito, or rather the burst potential damage dito ng isang Eudora. So, kailangan maging maingat. So, that's one of the reason bakit hinaharap nila to si FY, bakit hinaharap nila tong Basha, para ibato muna sa kanya lahat. Oo. And mukhang mukhang sinasadya kasi dito ni FY na okay lang, basta ibato nyo sa akin lahat. Pag naubos na yung skill, papasukin na ni Nacho eh. Yun yung yung talagang pinapabait talaga nila. Oo, dito. Eh. Atong Basha na to. And at ito kasi nangyayari dito, Kuya Manjin. Habang tumatagal yung laro, is mas lalong lumalakas dito yung teamwork. Since they are one of the team parang na scaling kasi dito, mas nagiging tanky ngayon dito. Kung tanky ngayon dito yung Basha, itong Alice naman yung susunod. Yeah. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang buhay dito ng teamwork. Kasi yung scaling nila dito, again, Alice, one of your best scaling hero, unlimited ata yung orbs niya eh. Yes. Diba? Unlimited kahit 100 plus. Kahit 100 plus. Kung di ako nagkakamali, ang pinamataas na inabot ko yata, 130. Pero 130. Sobrang late game na yon. That was like around 30 minute mark. Ang daming minions na nun eh, no? Eh, tatlo-tatlo lang yung minions eh. Mm-hmm. Na pumapasok eh. So, look at it. Tignan mo yung ginagawa ngayon dito ng ng teamwork. They're actually holding. So, parang sinasabayan nila rito. In terms as pinopush na nila yun, kasi alam na nila na buhay na dito yung Lord eh. And tignan mo yung abang dito. Good positioning coming from Michael Jordan and together with the Basha. They have a complete vision dito around dito sa may Lord pit. Totoo. Ito ang tinatawag natin, Rob Luna, na freeze lane. Mm-hmm. Kasi ang dalawang teams dito ay hindi lang magpapakita. Bush-bush lang muna. Maghihintay sila dito na lumabas yung kalaban hanggang napipitasin nila. Pero mas pangit ata yung pwesto ng Aethermane dahil galing sila sa baba. Because the Lord ay sinisimula na ng teamwork. Oh no! Parang tagalitata item yung dito. Mukhang sila abot. Namang sila dito sa pwesto. Here we go. Si Michael Jordan ang unang tatamaan. Ban! Pero ang ganda flicker out ni Michael Jordan. Nako, si Sagitto. Napa-first skill na lang siya. Second skill, Star Dance. Pero hindi na magiging enough yung shield niya. Meanwhile, sa kabilang banda, may naglalaban doon 2-on-1 Michael Jordan si Virus. Pero dito ang tunay na laban. Kaya na Jobert malakas. Habang si Joy bumabaang-baang-baang, hindi na siya mapipigilan dito. Nakapamula kay Jobert. Tatlong nawala. Versus ng Aethermane and teamwork. Tinipian pa sa mukha ni FY. Teamwork will wipe out Aethermane and they will take game number one. Oh no, time and time again dito, Manjin. That show, ito yung nagbigay sa kanila ng problema talaga dito. That was a bad decision na Chinesa. Technically, hindi nga nila masyadong hinabol kasi alam din naman nila na nasinisimulan na ni Chu yung Lord. Unfortunately, yung time na yon na konting habol dun sa Chu was also the time na kailangan to. Or it's either alam din nila talaga yung prowess ng hero na to. But let's go back here dahil nakita na natin yung mga ban. But still, Aethermane would be prioritizing the Esmeralda. Well, to be fair, sa Esmeralda naman ni Sagitno kanina, he actually did well. Magaling. Mas labang nga siya definitely doon sa may Alice. Uh-huh. Yun nga lang kasi whenever goes into team fight, doon na sila, doon na nahirapan. Kasi Baksha eh. Mm-hmm. Yeah, actually, sasabihin ko pa lang dapat, pag nag-Esmeralda to, Baksha na, automatic. Ayan na. Kaya, tapos, kaya, Joel, kaya,
kaya willing yung ano eh, no? Kaya willing dito yung teamwork na sige, okay lang, kunin nyo yung Esmeralda. Kumbaga, ganito kasi yung ano talaga in terms of drafting eh. Kung gusto mo yung makuha kang certain hero, kailangan mo magbigay. Yeah. And willing dito ang teamwork na ibigay tong Esmeralda na to. But meanwhile, there's gonna be a complete difference ngayon dito for the side of Aether main. Kasi they will Farsa. Be the one to get the Farsa. Ang ganda ng counter pick dito, I like it. For Aether main, since nakita nila yung Sylvana, the Farsa is the main tool. Itong Sylvana na to get din the damage. Pero teamwork, quick picks din kaagad. Rektaali sila dito. Sabi nila, ah, sige, kunin na yung Farsa. At least, meron kaming sasagot sa side din nyo. So, halos same lineup. Mm-hmm. Para sa teamwork dito, ha? DPS damage once again. Late game pa rin. Para sa side ng teamwork. Pero, this is gonna be tricky, no? So, I'm really sensing here dito, Manjin, that the Sylvana gonna be a mid-mage. Most likely it is gonna be a Basha tank or probably a Basha on the side lane. Pero I'm really leaning towards dito na itong Sylvana na to ang mid magiging mage damage nila, and that was kind of tricky. And most specifically pagka hindi nag ano eh, hindi nagkaroon ng mga purify dito on the side dito ng Aether main, so I'm really sensing a lot of purify for them to be able to withstand yung Imperial Justice. Kumbaga, kung mapapansin mo ngayon dito yung picking ng ano eh, ng work eh, parang nagli-leaning towards tayo to a more AoE centric line of lineup, yeah. No? From Imperial Justice, then of course for the ultimate coming dito sa Basha that we're gonna be roaming around and taking all the damage. Nakita na natin kung paano maglaro kanina. That was FY. Kung daw nagkakamali. Yung Basha na yun na talagang tinatanggap niya lang lahat eh. Diba? Yeah. To the point na si Van dito, if he's gonna be the one who's using this Jawhead, eh mapipilitan na lang i-ejector at patayin nyo na yan. Yeah. Actually, ang kunat nga dito ng side ng teamwork eh. Kasi yeah, kung if ever mid Alice nga, mid Sylvana nga to, mm-hmm. magiging masakit itong Sylvana. Ang ganda ng flex ngayon ng teamwork dito sa lineup nila. Meanwhile kasi sa side ng Aether main, alam mo na agad yung role. Oo. Well, unless mag-side lane yung Farsa. Pwede. There's still, kaso kasi parang masasacrifice nila yung side lane. Kasi dalawang mage na yung side lane. Oo eh. Parang malambot. Exactly. Parang hindi mo pwede kasing ilagay eh. Parang two mages on the side lane. Tapos probably lalagay mo sa XP lane. Oo. Dito yung Farsa. I don't think that's gonna work. It might work. Pero that's gonna be a too squishy. And you're gonna be lacking on a fighter. Given that your tank was already a Jawhead. Jawhead na so, talaga. Parang ano, mas baka daanan lang kayo. Specifically ditong Alice na to. Lalo na pag nag-snowball din. Then look at here. Ang nagiging banning natin in terms dito. Eh, tinanggalan na ngayon dito ng Lancelot. Kasi kung papansinin mo, the way mag-ban dito ng Aether main, they're canceling heroes dito ni Chu. Ni Chu. At nawalan din ang Ling, ha? Mm-hmm. So ano magiging hero ni Chu dito? Hayabusa? Well, YSS open. Still open. And YSS, I think, is one good pick here for the side of Aether main. Kung titignan mo rin kasi yung lineup nila, is still an early game-centric lineup, what they actually had during game number one. Oo, kaso uunahan to, Rob Luna eh. Mm-hmm. Hayabusa, tapos ito, pwedeng mag-YSS na. Anong matitira ngayon sa Aether main? Na malupit na carry. Hellcurt na lang. O yan, inunahan na, Yishun Chin. Yes. Mamimili ka na lang kasi ayabo sa Asian Chin. Exactly. Pero well, ando pa rin naman yung ano, yung Roger and as well with Lapu-Lapu. So, this is a very equal lineup para dito sa side ng Aether main. Meanwhile on kailangan side lane. Kailangan jungler talaga yung YSS dito kaya man James. So, yeah, you've seen it. So, yeah, you're technically correct dahil ang tank nila dito technically was Gushun mid Sylvana. Sylvana tank, tas Gushun mid. Okay, so ang gagawin nila dito, yung mid, papag-clear nila kagad dito yung Gushun for the early na mag-level 4 siya kagad. Oo. Mm-hmm. That was good. Napaka-interesting. Rotation. Napaka-interesting dito. Since naka-execute din kasi si Michael Jordan dito, hindi kaya madidelay ito ng onte, Rob Luna, kasi mas mabilis pa rin mag-level sa XP lane. Pero sabi kasi ni Van dito, teka lang, Kuya Manjin, kailangan na muna natin namin cancelin itong purple kasi for sure ibibigyan nila ito kay Chu. Pero mukhang hindi na mangyayari yon as Aether main will actually take the Little Wanderer. And the FY, ba mawawala dito? Wala mangyayari. Safe muna ang laruan ng teamwork dito, Rob. Oo. It's a good attempt sa pag-ejector doon sa may purple buff doon. Pero yeah. So ang gagawin ngayon dito ng teamwork, they just have to hit their power spike wherein kailangan nila mag-level 4 dito. And Van is doing a great job dito na gulo-guluhin dito si Chu. Pero I don't think na mababato niya pa to, Manjin. It's gonna be very risky kung papasukin niya pa yan together with the spiral strangling. Pero mukhang hindi yata, mukhang mali yata ako dahil papasok sila doon, Manjin. Okay, pinasok na nila dito pero nakuha ni FY dito yung orange buff. FY, shadong magiging malalim dito ang silent Aether main pero kailangan nilang gawin yan para lang madelay ang teamwork dito. Meanwhile, Michael Jordan will miss that sword spike.
kamuntikan pa. Mamatay dito ang side ng Aether Main doon sa engagement na yun, pero mission accomplished since walang orange si Chu at na-delay pa nila yung teamwork. Yun ang kailangan talagang gawin pa ulit-ulit dito ng Aether Main, like what they did on game number 1. Itong aggression talaga na to is definitely a must, kasi hindi mo hihintayan na naman dito that the Alice would be able to sustain him. Pero kasi ang pambangga naman dito ng teamwork was actually their Gushon. Most likely ito yung magiging ikot dito sa buong mapa natin habang nagpa-farm dito yung kanilang Esmeralda, habang nagpa-farm sa kanila dito yung lapu-lapu dito ni Virus. Yun yung parang ano nila eh, no? Key ingredient. Pero kasi may part na kapag ang Gushon walang item, Rob Luna, nawawawits din yung damage eh, at kaya mong ma-outplay ka agad, lalo na kapag cooldown ng mga skill. Pero ayun na sinabi natin, medyo bitin yung damage dito ni Michael Jordan, at na-counter go sila nitong Parsa, Yuji, the Mage Dad. Masyado nang sanay, Rob Luna. Sanay na sanay na. Season 2 pa lang, puro Gushon na kinakalaban niya ni Yuji. Exactly. Alam niya na siya rin talaga yung papasukin doon eh. So, tinimingan niya yung talon. That's one of the reason bakit hindi rin nag-full yung damage or rather ng combo dito ni Michael Jordan. But, yeah, that Gushon attempt didn't pay well para sa side dito ngayon ng ano ng teamwork. So suddenly there's a huge gap in terms of the gold, almost 2000 ngayon dito ang naging lamang ng Aether Main. Yeah, and ito lang kailangan nilang gawin talaga dito. Tsaka Matic, delayed na si Michael Jordan dito as the Gushon. Again, hindi ano to eh, malaking win condition to eh. Kailangan mapaaga early item mo kagad si Michael eh, para sumama siya sa team fight eh. Oo eh, nagkaroon din ng ano eh, ng mga unfavorable trades kasi dito yung side ng teamwork. Like for example, yung orange buff kanina dito ni Chu was napunta kay FY kasi in-invade sila doon. Then suddenly nagkaroon ng maling combo rito si Michael Jordan going dito sa may far side. And for at least for the side dito ng Aether Main, they just have to continue this one. Yeah, talagang ituloy-tuloy lang nila. Kasi nga, again, this is a Roger on their side na kayang bumakbak. Let's see kung kaya bang makapagpitas ngayon ang side ng teamwork. Pasok ngayon si Michael Jordan. Mabawi niya na ba yung damage output dito? Oh! Na-flickeran siya. Sabay na ejector pa. At mukhang tagalit na ang buhay dito ni Michael Jordan. Dahil ubos na yung kanyang ways to get, of course, the getaway. As Michael Jordan will fall down, hindi niya pa nga nagamit yung execute to get at napula, puro blue na. Hindi niya nagawa yun kasi ano eh, in-ejector siya kagad dito, di ba? So, that was a good attempt nung pagpasok nila doon. For the reasoning is that kung combo sila kagad with the Imperial Justice, then combo doon kay Michael Jordan. And kung nakuha siguro nila yung lapu-lapu, that was definitely good for the side of teamwork. But so far, sumasabay pa rin naman dito in terms of the goal dito ang work. 1,000 lead for coming from Aether Main and another Imperial Justice dito. Ah, pero sabi dito ng teamwork pare, teka lang Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, didikta kami ng didikta ng laban. Yes, wala nga damage dito sa Michael Jordan, but look at you, merong damage yung main core namin as Choco will fall down. Pasok ngayon ng Alice dito, napakagandang sagot ni Sakitu. Tatlong tinamaan dito ng Falling Star Moon. Sabay, napakaganda Bravest Fighter, Brox coming in from the Lapu-Lapu. Oh no, nagalitata ang teamwork dito. Jobber tumatak mo na din. Tigasin coming in with the second skill. Pero actually, nasustain yun lahat nung Alice ng teamwork to the point na nakapatay pa at Aether Main. Sabi nila, hindi kami uuwi ng sugatan. Dapat meron kaming sasama sa bangkay. Dalawa sa dalawa matitira. Actually, hindi pa pala tapos. Masyadong naging maasim na ata itong Alice. Oh no, hindi pala. Aether Main pala yung nandito. Yung Gushon. Pero hindi nag-give up yung teamwork eh. Diba, hindi nag-give up na nanaubos yung damage si Michael Jordan. To the point na nabawi pa ni Michael. Look, tabla na yung score ni Michael Jordan. Oo, 3-3 na. Yes, sumasabay pa rin naman tong Gushon na to. Pero ito talaga yung kailangan niyang gawin eh. Kailangan niya talagang mag-pick off dito. Kailangan niya talaga mag-apply din ng ano eh, ng aggression nila dito sa early game. Kasi ano eh, for the side of Aether Main dito, kung mapansin nito, even that Esmeralda on the top lane, well farmed yan. And as well, yung lapu-lapu nga, hindi pa nga natin masyado napapansin. Though, napatay ngayon dito si Virus. Grabe si Michael Jordan dito. Tumitipi-tipi pa eh, no? Swag moves coming in from Michael Jordan as the Gushon will, of course, take this. And, yeah, bawi niya na yung damage output niya dito. Kailangan pa rin ata mag-ingat dito ng Aether Main, Rob Luna. Akala natin lamang na sila, pero hindi. Tsaka kung iisipin mo, parang tagalid yung Parsa pala pag may Gushon, no? Yes. Kapag lakalapit, no? Kailangan mo rin talaga, ano eh. Saka, ano eh, whenever na on cooldown yung flicker mo as a Parsa,
medyo hindi ano, hindi magiging aggressive yung approach mo on playing. Hindi ka makakapag-go wings by wings ng paharap. Para you always want to find your good position first, or rather kailangan magkaroon ka muna ng vision doon sa gusod para ano eh makapuwesto ka ng maigi. But look here dito Manjino. So ngayon teamwork is really applying the pressure as well papunta dito sa Intervene, and that's gonna be a pick off sa may Alice. Pick off nga sa Alice dito, as the Alice will also fall down. FY ngayon mapapagamit na ngayon ng ultimate. Here we go. Ito na ba ang pagbawi ng Aether main? Same situation as earlier. Aether main, nakakuha na naman ng isa. Pero may bawi dito agad. Yatap agad yung Joey dito. Oh no, tinamaan na paglana. And now, Tigasin coming in with the Falling Star Moon. Naiwan na yung kanyang kape dito. Oh my glove. Pasok si Michael Jordan. Can Michael Jordan survive? Mukhang hindi na, dahil tinamaan na siya dito ng mga, of course, Curse Crow na meron dito si Yuji. Yuji trying his best. Curse Crow ulit. Rotary Impact. Wings by wings out. Wala na siya magagawa pa, kundi lumipad na lang palayo dahil si Nachu ay nagsisticker na dito ng RRQ. Team Work, ladies and gentlemen, will take this mid habang mapipilitan na lang dumepensa dito si Virus. Hindi pa pala tapos yung laban. Rob Luna, mag-aabol pa sila. Tumatakbo na si Jobert ngayon. Feathered Airstrike. Yeah. Chu nag-farm na lang dito. Sabi niya, teka, bye-bye. There you go. Safe na safe ang teamwork. That was an extended team fight. Kung nahuli yun siguro doon ni Virus, there's a potential na pwede nila mapick up. But I think cooldown pa rin kasi yung Feather Airstrike doon ni UG. Kanina. From the previous attempt nila kanina doon sa may top lane. But needless to say, dito Manjin, dikit na dikit ang gold natin dito. Ang ganda ng laban, no? Kung iisipin mo, kala natin nalulugi yung Aether main eh. Kaso dito sila malulugi. Itong gusyo na to ni Michael Jordan, ang bilis din ng kamay eh. Yes. And given na si Chu dito, he only has one death. Itong YSS na to, continuous din yung farming. Look at the damage dito on this passive. Look at the criticals. Sobrang sakit. Ang bilis na nakuha dun yung turtle. And let alone dito, hindi na naman masyadong napapansin dito yung Alice. Hindi nga napapansin at nakakapag-farm pa itong Alice na to. Even though may two deaths na to, Rob Luna, the power of ng isang Alice dito incoming late game. Again, lugi ang Joey dyan late game eh. Wala nang gagawin kahit i-ejector mo. Saka ito ayaw pa, mo nga i-ejector yan eh. Saka ito ang tricky part dito Manjin eh. Naka-shadow mask dito yung Sylvana. FY dito, pwede silang gumawa ng mga sneaky plays pero medyo malalim yata. Masim. Oo. They were actually trying to get a reaction eh doon, or rather umangat. Kaso nga lang nahuli yun ni Sagit, no? I think he actually knows na nandun din yung Gusion, but going here into the mid lane, right, pick up magagaganap, and that's gonna be Van. Yun ang totoong laban dito. Nice Imperial Justice mula kay FY dito with the follow-up, of course, of the Alice and Chu. And now si Tigasin yung nag-react pa, Rob. Nabanggit mo kanina na baka mag-react sila yung Team Aether main doon sa top lane. Yun yung reaction. Yun na nga yung reaction doon. Umangat si Sagit, no? Oh no. Nabait. Nabait talaga. And now suddenly Manjin, yung lead kanina ng Aether main, once again napunta na naman sa teamwork. This is a complete turnaround coming from teamwork dito. And itong YSS na to, grabe. Tingin ko talaga mahihirapan dito, most specifically dito si Yuji. Si Yuji talaga hindi niya kaya patayin agad yan. May traceless eh. Tsaka kasi kung iisipin mo pare ah, mamaya, hold that thought dahil mukhang magkakaroon ng laban dito. Ejector in, pero pasok dito ang Gusion. Pasok siya yung Sword Spike, sabay yung mga Shadowblade Slaughters, sabay. Hindi niya na nga nagamit yung execute niya, pero siya yung nagbabay. Sabag naman si Nibiru dito, nasa batang gili na siya. Apat na makukulong sa side ng teamwork, pero tingnan natin kung nasan ba ang damage ang side ng Aether main. Meron pa follow up, nakopulado kagad si ano dito, Michael Jordan, pero makakapag dash out Michael Jordan with his slippery blaze. Habang yung Alice dito papasok, nakoy, bumalis pa si Van. Habang si Tigasin dito, kumuha na lang purple, sabay place this in si Kuya Chu. Dalawa ngayon na matitira sa side ng Aether main. Tatlo mawawala. Team Work, ladies and gentlemen, buhay na buhay pa rin, and they will now go to the Lord. Libreng atempto Rob Luna para kay Chu. Oo, ang nangyari kasi doon, na pick up kagad si Choco, tapos lumaban sila sa ilalim ng Revitalize. Now one of the reason hindi nila kayang sabayan yung sustainability dito na magagaling from teamwork. Look at here, Sagit Nung was actually trying to get a vision dito sa Lord, pero I don't think Manjin na may enough firepower sila dito to be able to steal that Lord. Well, this is still not a luminous Lord. This is kayang-kaya pa rin naman depensahan to ng Aether main, pero this was definitely a complete turnaround na in term, yung mga turnout of events natin dito. Yeah. It was almost a 6,000 lead agad-agad dito from teamwork. Sobrang hirap nito kung ikaw ang Aether main. Ang dami yung mga gustong attempt na mangyari kanina, pero ano nangyari? Kayo yung na-outplay. And Rob Luna, gusto ko lang sana i-mention dito, si Chu ay hindi bago rin sa, hindi bago sa kanya itong mga qualifying games eh. Kasi if I'm not mistaken, nung season 5,
part siya nung team na nag-qualify sa MPL. That was Gosu. Gosu. So, later on, that's actually U-Level. Oo, U-Level. So, ibig sabihin dito, yung kaba dito kay Chu, wala na eh. Parang, kumbaga, since nag-MPL na rin siya dito, ang interesting dito, natatalo niya yung dalawang MPL veterans. Yes. Si Sakitno at saka si Yuji. Ito yung pinag-usapan natin kanina kung gaano kagigil dito si Chu na makabalik ng MPL. At ito na yon, Kuya Manjin. Oo, here we go. Kaya na bang kunin to ng side ng T-Board dahil yun ay T5. Pasok yung Alice dito habang lumipad na si Yuji sa kabilang game. Meanwhile, may sipa na magaganap dito. Nako, F5 mabuhay pa na papag-strangling. Habang si Virus ay didepensa na lang dito ng Lord. That is the tower down. Teamwork with the upper hand and they will actually go to the mid lane. Sabay sticker pa ng Alter Ego, 12-17 and Teamwork once again. Alam mo will dito, back off. Back off talaga sila dito, Manjin. Alam mo kung bakit? Bakit nahihirapan dito on side ng Aether main? Is that ang daming pwedeng pumasok doon sa may Farsa. Yes, sinabi natin kanina, Farsa wins games if you could be able to land lahat ng yung Feather Airstrike mo. Oh, kaso, oh, pag merong isang Alice na magpa-flowing blood papunta sa'yo sa likod at gagamitan ka ng blood, hindi ka pwedeng tumayo lang doon eh. Hindi talaga. Mahihirapan ka eh. Kasi ubusin na yung buhay. Ang taas ng burst potential ng Alice talaga. Lalo na't yung flowing blood niya kapag if ever na max stacks na yung cooldown, Rob Luna. Yes. At eto na, look at the taunt. Naku, huli ata si dito, Tigasin. Pero bait na pala yun. Virus, masusurvive siya dito. Let's see, Mountain Chucker. Medyo maguluhan laban, pero pumasok mag-isa! Yung Alice! Oh no! Tamang pasok pa to! Let's see, 1-1. Mukhang tama nga, Rob Luna, dahil parehas 35 seconds down. Ang tig isang hero dito sa dalawang kupunan, 90 seconds ang hinihintay natin para sa Lord. Oh no. Well, that was definitely a good attempt. Siguro kung hindi nasa ilalim ng tore, pero that was very risky for the side ngayon dito ng Teamwork. Kayang-kaya pa rin naman kumabak dito ng Aether main. Yun nga lang, kinakapos talaga sila dito ng firepower. We're in kasi napipick off kadalasan dito si Choco. At kinukulang na sila. Once Choco was get picked off, the only damage that they had is that nandito yung sustainability coming from Sagit 2. And hindi rin enough yung damage ng Lapu-Lapu kasi napilitan din siyang mag-tank item dito. Kanina, oo. Na ano din yung si Beirus. Na shutdown si Virus, hindi siya makakuha ng place eh. Mm-hmm. Kasi nagba-back siya eh. Hindi, wala yung sustain eh. Yung initiation din kasi dito ng Teamwork, laging nagsisimula with the Imperial Justice. Papansinin mo rito kung paano papasok lagi dito sa FY. Uh-oh. Then, pagkatapos lang pasok dito ng FY, susundan na kagad siya dito nung kung basha. Kung ano-ano. So, kumbaga, lahat ng damage na pwedeng ibuga dito, agad-agad dito ng Aether main, o let alone dito nila Choco, mapupunta doon sa dalawang tank. Then, correct, ang gagawin na lang dito ng Alice is pupuntahan yung likod. Most specifically, si Yuji. Yeah. Tsaka tignan mo to, Rob Luna, Sinabi mo si FY, di ba? Mm. 14 assists siya. Ganoon niya kagamit na gamit yung Imperial Justice. Oo. So, nandito na naman tayo, Manjin, sa tinatawag nating freeze of lane. Hindi to basta-basta lang nagtitipi, mga kaibigan. Ang ginagawa nila dito is nililimitahan na nila yung mga nakukuwang resources dito ng Aether main to the point na naghihintay na lang din sila dito ng Lord. Kasi kung ipopush nila kagad yung mga minion wave, magkakaroon pa ng gold, magkakaroon pa ng items dito yung Aether main. And this is a good strategy that you're seeing right now from Teamwork. At saka pagdating sa freeze lane, lugi ka kapag mayroong Yeshon Chin. Pero nako, mukhang napalalim ata dito si Jobert. Kailangan ata itong mapatay ng side ng Aether main. Pero napakunat pa rin ni Jobert dito because of the revitalize. Nako, sinasalo niya lahat. Imperial Justice tumama na ngayon kay Choco. Choco tumatakbo, pero nakakulong siya na parang aso. Oh no, Chu nandito na. Nandito na rin si Michael Jordan. Sa pulang hangin, mga kaibigan. Tigasin, tumama ang dalawa. Slam dunk, huli pa si Michael Jordan dito. Ayun na nga, sumugod si Michael Jordan. Slam dunk para kay Michael Jordan dito. Malaslam dang contest, mga kaibigan, ang nangyayari. But still, 14-19. Napakagandang hold para sa side ng Aether main. Work pa yung na-bait doon, Kuya Rob Luna. Oo nga. And well, that was a cliche play coming from Michael Jordan. Malaspace jam yung talon niya. Malaspace jam yung talon niya kanina. Kaso, bukang mababalikan sila dito dahil ang Aether main magkocontest sa Lord. Here we go. Contestan na nga talaga, Rob Luna. Mountain Shocker coming in. But now, Teamwork. Nako, napakalupit ni Chu dito. Nag-lifesteal pa yung kanyang killing spree. And they think this is it. This is it, Pansit. Masyadong matagal ngayon, Rob Luna, ang 40 seconds para i-contest itong Lord na to. And I do feel with 35 seconds left sa dalawang heroes na side ng Aether main, Teamwork can finish this game already.
Yes, there's a big possibility pa naman na bumalik dito yung dalawang hero. Pero masasabi ko lang dito, Banjin, itong mga base turrets dito on the mid lane and the bottom lane, kailangan ng pagsabayan ang pasok dito. Look at that. Saka masasabi mo rin dito na either main, hirap na talaga sila. Bakit? Nakita mo yung Basha kanina. They actually put all their firepower dun sa Basha. Ang ginawa lang sa kanila, nirevitalizan. Nirevitalizan lang. Revitalize ni Sim. Kuya Rob Luna. And there you go. May pag-stand on, of course. Na-burst na bigla dito ni Michael Jordan. Sino ba? Si kaibigang Van. Ligas, and ladies and gentlemen, hindi na siya matigas. But malams na siya. Tapos yung alis ay mas matigas pa. Teamwork. Ladies and gentlemen, we'll move on to the next round of the upper bracket. And we'll probably go against Archangel and Team Empire para makuha ang slot sa MPL Season 7.